So for this video, ikakabitin natin ng crank at ang chain at pedals for our pixie project. Take note nga pala sa mga bagong nanonood, itong part na to ay pang-apat na. Kung gusto mo masubaybayan itong mga ilang episode na nating nagawa, ilalagay ko dito sa description yung mga link ng mga episode ng pixie project natin upang sa ganun ay mapanood nyo. Itong crank na ito ay pinahiram lang sa akin ng aking kaibigan. Matagal na itong nakatambak at hindi na nagagamit, kaya medyo lilinisan natin at pipinturahan natin ng panibago para matakpan yung mga maliliit na gasgas. So uumpisahan natin sa pagtanggal muna ng pedals para sa ganon mapinturahan natin ang maayos at solid ang kalalabasan ng paint job natin. So ang pedals nga pala na ito na nakakabit ay sa kaibigan ko lang din. Ako halos yung nagtatago ng mga ibang bike parts ng mga kaibigan ko para maalagaan. At kung hindi na totally nila ginagamit, ay pinapagamit na lang nila sa akin. So gagamit nga pala tayo ng sandpaper na may grip na 800. Upang sa ganun ay kumapit ang pintura at makinis itong tignan. Hindi kasi agad-agad kakapit ang pintura at hindi makinis ang kalabasan kung hindi mo gagamitan ng sandpaper. Ginagamit ito para tanggalan ng kulay at makinisin ang pinaka-surface na gusto mong pinturahan. So dapat aalasin ko talaga yung pinaka-chainring bolt para mapinturahan ng maayos yung pinaka-chainring. Kaso masyado nang mahigpit at kinain na ng kalawang halos, kaya hindi ko na halos malis at tinama ko na lang din sa pinaka-pipinturahan. Ginamitan ko din ng sandpaper upang sa ganun ay hindi magkaroon ng bubbles at maging maayos yung itsura ng pintura. Dahil i-restore lang natin yung pinaka-kulay niya, yun pa rin yung pinaka-kulay na gagamitin natin ay matte black. So tatakpan lang naman natin yung mga maliliit na gasgas niya upang sa ganun maging maganda at maging makinis na siya ulit. So after natin pinturahan at natuyo na, tanggalin na natin yung mga masking tape na pinantakip natin sa mga surface na hindi natin pipinturahan. So ang finishing natin ay pipunasan natin upang sa ganun maging makinis at maging maganda ang kalabasan. So after natin pinturahan at punasan, so titignan naman natin yung pinaka-weight na ito, kung gaano nga ba ito kabigat. Upang sa ganun ay may idea kayo o gusto nyong bumili ng gantong crank. So itong crank nga pala na ito ay stealth. Ito ay 48-8 alloy yung crank, alloy din yung arm. Medyo may kabigatan nga pala itong crank na to, pero sakto lang kumpara sa mga ibang crank. At maganda siya tignan. So far yung total weight na ito ay umaabot ng 675 grams. So ikakabitan natin ang crank chain pedal. Yung bottom bracket nga pala nakalagay dito ay sponsor lang din ng tropa. Bigay lang ni sa akin na pag lumaan na, pero all goods pa naman. Kasi Shimano itong bottom bracket na to, kaya medyo may tiwala ako sa quality at pwede pa siya gamitin. Squared type nga pala to at seal bearing na, at walang kahit na nung issue. So dahil work in progress pa tayo at hindi pa tayo tapos sa project na to, so bumili muna ako ng pansamantalang katena upang sa ganun ay masukat ko at
makita ko yung pinaka-change tension nito. So dahil road brake premium gagawin natin dito sa fixie na to, so wala tayong chain tension talaga. So balak ko ipa-welding o ipagawa sa machine shop yung pinaka-frame nito upang sa ganun ay mapalitan ng dropout na pang-fixie talaga. Para maganda yung chain tension niya at walang maging aberya sa proyektong ito. So sana masubaybayan nyo kami sa paggawa pa ng ibang proyekto. At maraming salamat sa mga solid supporters. So hanggang sa muli.